Punta tayo sa PixArt. Hanap tayo ng image na pwede natin i-edit. Tapos, pili tayo ng effect. Dito tayo sa magic. Adjust lang natin, i-fade natin. Hanap ako ng ibang effects. Edit ulit natin, fade ulit natin. Pag nakapili tayo, save na natin. Pindutin natin yung arrow sa taas. At check. Tapos, ulayin natin yung hair natin. Pili tayo ng kulay ng hair. Napili ko ay color brown. Ay pa ako ni Bangkok. Check natin pag pili natin. Then, i-cut out na natin yung image. Click natin yung person. Ngayon, medyo mahirap kasi pag-cut out ng image dito sa PixArt. Sobrang mabusisi siya. Kailangan natin tanggalin mo ng kalat sa gilid. Ways lang natin siya. Pero meron akong ways kung paano mag-cut out ng image na sobrang bilis. 5 seconds lang. Ilalagay ko yung links sa baba. Mamaya. Kailangan kasi walang kalat yung gilid niya. Kumbaga image lang talaga dapat yung matitira. Lagyan pa natin ng red yung ibang. Hindi pa na sakupan ng red. Image. Then kapag sumobra,
Bit na naman. Diba? Sobrang nakakauma ito. Pero kailangan ng tiyaga. Para may nilaga. Malaki naman natin. Nangyirapan ako. Yan. Gilid natin yung sumang gilid-gilid na red. Try natin yung preview. Para makita natin kung may kalat pa yung gilid. Inisin lang natin. Tapos save na natin. Pag okay na. Check natin yung araw sa path. Para masave natin. Yan, save na natin sa gallery. So, nakasave na. Hanap na tayo ng background. Green background yung gagamitin ko. Mamaya tuturo ko sa iyo bakit green background yung ginamit ko. Kung anong purpose ng green background na to. Tapos, lagay na natin yung image na in-edit natin kanina. Edit na lang natin. Fix lang natin siya. Pag okay na, check natin yung check sa taas, then arrow para masave natin. Then, punta na tayo sa ocean portrait. Hanapin natin yung PixArt. Sinave natin yung image na may green background. Ano gagamitin natin dito? Wait na natin. Medyo mabagal. Loading pa siya. Then, set na natin yun sa lips natin. Para gumalaw siya. Okay, baba natin yung kulay red. Baba natin siya. Tapos nyan. Yung mata naman, di pa natin nasa-set. Edit ulit natin. Edit natin yung mata. Edit na lang natin yung red. Red dot sa gitna ng mata natin. Kabila din. Siyempre, left and right. Hindi pwede mo iwan yung isa. Kasi ang mangyayari niya, parang kirat ka na talaga. Kasi isang mata lang ang gagalaw. Kaya kailangan dalawa. Diba? Yung lips ulit. Pababain natin ng konti. Then, okay. Check natin. Ayan, ang galing. Gumagalaw na, di ba? Pwede natin lagyan ng wig.
mga weeks siya dyan, pwede natin lagyan ng ulo. Pero wag na. Signal na natin. Click natin niya sa gitna. Bibilang lang siya up to 15 seconds, no? 10 seconds. Bago natin ma-save. Then, na, save na natin. Click natin yung save sa left side. Check natin sa gallery natin kung nakasave na yun. Ginawa natin ang portrait. Motion portrait. Image. Ayan, nandun siya sa movies. Ay na, nasave na siya. Pwede na natin siya gamitin sa intro natin. Ay, sa Kind Master Cup. Click natin yung plus sign, 16:9 ratio. Then media. Then yung background ng galagay natin. Dahil maliit lang siya, click natin yung gitna. I-zoom out at i-zoom in natin siya. Zoom natin siya. Para masakop lahat. Background niya. Pa-zoom. Ano na natin mo? Ginawa natin na motion portrait image. Sige natin sa gilag. Click lang natin siya. By the way, ito pala yung purpose ng green background ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Kapag nakapit na siya, hanapin natin yung chroma key. Then enable. Matik, mawawala na yung green effect niya, yung green background niya. Tapos, yung image na yung matitira. Diba? Ang galing. Tapos niyan, ay na, matik na siya. Palakihin lang natin yung background. Tapos, pwede na tayo maglagay ng text kung anong lalagay natin sa intro natin. It's me again, Dima Jimenez. Welcome back to my channel. Tapos pili na tayo ng color. Blue yung napili ko. Pati font. Pili na tayo yung malaki yung font yung pinili ko para kitang kita. Tapos in animation niya is letter by letter. 1.5 para mabagal. Then, out animation is scale down na lang para mabawala siya. Ganda nila. Then, lagyan na natin ng audio. Intro natin. Intro. Music. Para may audio siya. Then, save na natin. Click natin yung export para ma-save natin. Then, ayan na! Pwede natin gamitin!